Hello mga ka-Wattpot! Tara at ipapakita ko sa inyo ang mga alaga naming ginipig. Pero bago yan, iuwi muna natin itong naharvest na damo para sa kanila. Eto na sila at nilalantakan na ang damo. Meron kaming American Round Nose, yan si George, Teddy, si Peppa the Pig, Shelty, yan yung mga mahabang buhok, at Texel, mahabang buhok na kulot. Yan. Bukod sa damo, kailangan din nila ng vitamin C araw-araw. Ayan si George. Excited siya sa pag-inom ng vitamin C. Natayo pa, di ba? Gaya natin, ang mga ginipig ay walang kakayanan na makapag-produce ng vitamin C. Kaya kailangan din nila ng daily dose ng vitamin C para makaiwas sa scurvy at mapalakas ang resistensya. Malakas ang pang-amoy ng mga ginipig. Kaya malayo pa lang, naamoy na nila ang damong ipapakain. Sa video na ito, ay ipapakita rin namin ang pagpapaligo sa mga ginipig. Ngayon, ito si Snow White. Medyo madumi na ang kanyang balahibo na nilaw na. Pero kulay puti yan pag once na napaliguan na. Siya ang una natin paliliguan kasi mahaba yung kanyang buhok. Kailangan matuyo kaagad yung kanyang balahibo dahil pwede sila magkasakit pagka naiwan silang basa. So, tara kunin natin siya. Okay, ito yung mga kailangan natin sa pagpapaligo sa kanila. Kailangan natin ng batya, yung ating paglalagyan para hindi sila tatalon. Wash out intense para sa balahibo nila against parasite, mga lisa. And itong shampoo na to na gawa sa Madre Cacao para sa balahibo nila para maging mabango at saka maproteksyonan din sa mga parasites. Ito, papatakan natin siya ng washout intense, yung kanyang tubig na gagamitin. Konti lang, konting patak lang. Hindi natin kailangan marami yan kasi masyadong matapang itong washout intense. Gagamit tayo ng maligamgam na tubig, kagaya ng sa pagpapaligo ng mga bata. Ibababad natin at babasain ang balahibo ng ginipig for about 2 minutes. Hanggang lumambot at masiguradong basa na ang mga balahibo. Dito pa lang sa process na ito ay nakikita na nating natatanggal na ang dumi ng balahibo. Ngayon ay i-apply na natin ang shampoo para bumango at malinis ng gusto ang kanilang balahibo. Ikukuskus lang natin ng marahan para hindi sila ma-stress. Ang pagpapaligo kasi sa kanila ay very stressful, kaya once every month lang kami magpaligo pag talagang madumi. Pero para sa mga long-haired guinea pig kagaya nila, pwede sila paliguan twice a month kasabay ng nail trimming. After mag-shampoo, aanlawan natin sila ng 2 beses hanggang mawala ang bula ng shampoo. Iiwasan nating malagyan ng tubig ang mata, ilong at tenga ng ating mga alaga, kaya pinupunasan lang ng basang towel ang ulong parte. Maaari kasing magka-impeksyon ang ating mga alaga kapag napasukan ng tubig ang ilong o ang tenga nito. Ngayon ay tutuyuin natin siya gamit ang blower at suklay. Pag medyo tuyo na, ititrim natin ang balahibo para mas madaling i-maintain at matanggal yung mga natirang balahibo na may mantsa ng damo. Isunod natin si Smokey, ang ating barakong bundaboy.
Yan, tapos na tayo magpaligo ng apat na ginipig. Nakakapagod. Kaya yung iba, bukas na lang natin paliliguan. Napansin lang namin na si Morgana ay buntis pala. Malaki na yung tiyan niya. Siguro mga isang buwan na siya mahigit na buntis. Baka mga February mag-anak na itong si Morgana, yung aming kulay itim na Texel ginipig. Ayan, nakikipag-agawan siya kay Snow White. The next morning. Ayan, napaanak. Napaanak si Morgana. Hindi mo napansin kanina? Ay, hindi ko nakita kanina eh. Nakikikain na siya ng damo. Ang linis niya. Ayan, ang late niya oh. Late?